guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Lizelle, and you can call me Ma'am Josa. Ayan, so, mapapansin nyo, nakahipit ako ngayon. Kasi nga, gusto ko ma-emphasize yung shape ng face ko. Kasi ito yung pag-uusapan natin, yung mga iba't ibang shape ng face. Related to sa mga videos na na-upload ko about makeup. So, yung first video na in-upload ko is about the things you need to do first before putting makeup. And then yung next, yung skin tone, kung anong skin tone meron ka, kung warm, cool, or neutral. So, ngayon naman is alamin natin or pag-usapan natin yung shape ng face. Dapat alam natin yung shape ng face natin. Siyempre, gusto natin bagay sa atin yung hairstyle na gagawin natin and even sa haircut and even sa shape ng eyebrows, sa pagsuot ng damit, kung bagay ba tayo sa turtleneck, v-neck, and round neck. So, syempre gusto natin bagay sa atin, maganda tayo tingnan, Diyosa tayong tingnan. So, kaya importante na malaman natin yung shape ng face natin. Pagkuha ng sukat ng parts ng face natin, yung noo, cheekbones, and jawline, and even the face length, pwede kayong gumamit ng medida para mas maging accurate yung sukat na makukuha ninyo. Pero ngayon, ang gagamitin lang natin is yung hands natin. Kasi madali lang naman din malaman kung mas mahaba yung sukat ng face kesa dun sa sukat ng noo, ng cheekbones, and ng jawlines. Pero it's up to you pa rin, guys. Mas maganda kung gumamit kayo ng medida. So, meron tayong mga basic shape ng face. We have square, round, oval, oblong, heart, rectangular. Dali lang naman malaman kung ano yung shape ng face mo. So, katulad ng ginawa ko, mag-ipit ka lang. Yung face natin ay merong three parts. Meron tayong forehead, cheekbones, and then yung jawlines natin. Round face, yung sukat ng face and cheekbone ay halos parehas ng laki. And yung lapad or yung laki ng noo and jawline ay mas malaki doon sa shape ng face. Usually yung mga round face, ito yung mga malalambot na part banda sa cheekbone. Square face, yung haba ng face and yung noo, yung cheekbone, yung jawline ay pareho ng sukat. Kung yung face length mo, ayan, yung pinakamahaba, and then yung sukat ng noo, cheekbone, or sukat ng noo, cheekbone, and jawline ay pareho. So, yung noo, cheekbone, and jawline, pareha sila. Tapos, yung length ng face mo ay mahaba. Oblong face ka, or oblong shape. Diamond shape, or diamond face, yung pinakamahabang sukat ay yung face. And then, yung noo, and then yung cheekbone, parehas. At pagdating sa jawline, ay maliit lang. So, yun yung diamond shape. So, dapat pag sinukat mo siya, pinakamalaking length or face length ay yung mukha. Then, parehas yung noo and cheekbone. Then, maliit yung part ng jawline. Ito yung may mga malalaking jawline. Tapos, parehas ng sukat sa cheekbone. And then, pagdating sa part ng noo, maliit lang. Tapos, yung face length nila ay malaki. Sa malapad yung jawline mo, tapos pantay sa cheekbone mo. Triangular shape, meron yung face mo. Sa oval shape, usually, mas mahaba or mas malaki yung sukat ng face length kesa dun sa cheekbone. And then, pagdating sa noo, mas malaki yung sukat ng noo kesa dun sa jawline. Heart shape, ito kasi yung pinaka parang madali natin malaman na heart shape tayo kasi nga meron yung parang shape dito or extra hair dito na tinatawag. So, usually pag may mga ganun daw, heart shape na. Pero may mga oval and oblong shape na meron silang shape banda dito sa taas ng noon nila. Ang heart shape kasi, malapad yung sa part ng mata
and malapad yung sa face and may point dito sa chin. Kahit maliit yung sukat ng jawline or malaki, basta malapad yung part ng mata mo and sa face mo, you have heart shape or heart face. So guys, ayun yung mga basic shapes. So sa next video na gagawin natin, aalamin natin kung ano yung mga nababagay na hairstyle and haircut doon sa shape na meron tayo. So once again, thank you very much for watching. Please don't forget to share your thoughts and idea about this video. And please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. See you to my next vlogs. Bye!